back to my YouTube channel. So for today's video, magkikita po ako sa inyo kung paano ko po na-reach ang requirements po ni YouTube, ang 4K watch hour po at ang 1K subscriber. So bago po ang lahat, maraming salamat nga pala po sa mga sumusuporta sa aking YouTube channel. Dahil kung wala po kayo, hindi ko po ma-reach tong 1K subscriber at 4K watch hour. Ako'y nagagalak po kasi yung ating YouTube channel po ay monetized na. So, nag-start po ang monetization ng aking account noong May 22. May 22 po ng 11 PM po ng gabi. So, kakalabas ko lang po ng trabaho noon. Tapos, natuturo na po sana ako. Then, bigla pong may nag-email sa akin. Naka-receive po ako ng email from YouTube. So, natutuwa po ako. Ibabahagi ko po sa inyo at ikikwento yung pong mga pinagdaanan ko po bago po ma-monetize ang aking YouTube channel. So, bago po lahat, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe na po kayo at panoorin nyo po yung mga video ko po dito sa aking YouTube channel. Dahil alam po po may mga matutunan po kayo. Kung wala naman, ay wala tayong magagawa. So sana guys, may matutunan po kayo at mag-comment po kayo kapag medyo naguguluhan po kayo or may tanong po. Yan, nanadigay pa ako. Nakakain ko lang po. So ngayon, ibabahagi ko na po sa inyo yung naging naranasan ko po dito sa aking YouTube. Napakahirap din po at hindi ko po ina-expect itong mga nangyari. So nag-start po ako mag-YouTube noong last year po. Nag-upload. Kasi noong time na yun, wala naman po ako sa isip ko ang maging YouTube creator, maging vlogger, wala po. Kaya mapapansin nyo po, may isa akong video dyan na napakatagal na po. Yung po ay noong Sport Fest pa, noong matagal na siya, 2017 or 18. So in-upload ko siya, then mga sumunod na araw, mga taon, hindi na po ako nag-upload. And then, ngayon, naisip ko po mag-vlog. Nag-start po ako noong 2022, September po, unang buwan. September po, first month, first week of September, nag-upload po ako. Nag-upload po ako ng mga iba't iba, kung saan ako napunta. Kasi sa totoo lang po, wala po kasi ako talagang niche or content sa aking channel. Kaya kung ano-ano na lang na-upload ko. Mga tutorial, travel, vlog. So sa totoo lang po, mahilig po ako sa mga travel kasi gusto ko po pupunta sa ibang lugar tapos ibahagi po yung kung anong meron dun sa lugar na yon. So yun po, kaya mapapansin nyo po sa aking channel, may mag-upload din po ako. So nag-start po ako dito ay September 2022 sa aking channel na dire-diretso po yung pag-upload ko. Mga mahilig din po kasi ako magbigay ng mga tutorial. So, ang nag-trend po sa akin ay yung GCash Cash In at GCash Cash Out nung walang service charge. So, yun. Ang dami dong mga nag-comment kasi kung ano mga sinasabi ko. So, syempre po, kasi hindi po ako sanay pa po sa camera at may isang po din po akong video na nag-trend na kung paano po magbenta ng loads sa tindahan na malaking discount. Yun nga po, yung background niya is malakas yung volume, tapos yung boses ko, boses po ng duwende. Eh syempre po, hindi po marunong mag-edit pa noong time na yun. Kaya parang basta na yung upload ko. Pero nag-trend po yun kasi may mga nag-comment, nabash ako doon. At thank you nga pala guys, dahil sa mga naman nabash doon at nag-comment, yun. Nabigyan po ako ng motivation or paano i-level up yung aking pag-e-edit. So, yung pinag-aralan ko naman po. So, minsan medyo sablay pa. Saka, hindi pa po masyadong sanay sa camera. So, pasensya na po. So, yun nga po. Nag-start ako noong September 2022. September, October, at November. Yung September, October, November, 3 months po yan. Sunod-sunod po yung pag-upload ko sa aking YouTube channel. Nag-upload po ko ng mga tutorial. So, nag-trend po yung mga tutorial. So, yun na lang po ang ginawa kong content. Tapos, minsan, kung saan ako napunta, na-vlog ko din. So, yung time na yun, kakunti po talaga subscriber ko. Tapos, marami lamang views. Tapos, yun, yung watch hour ko, yun po, napakahirap kuhanin. Kasi napatak lang po nung 1,000 yung watch hour ko last year.
So, go lang ang go ako. Parang nawalan po ako ng pag-asa noon time na yon. Kasi napakahirap po. Yung subscriber ko, nasa 100, 200, yun po. So, pinapromote ko po siya sa Facebook ko, sa aking fan page. Na, uy, pasubscribe naman akong YouTube channel. Yung minagsubscribe naman po, yung mga friend ko, kamag-anak ko, kapatid ko, mga pinsa ko. So, September, October, at November, dire-diretso po yung upload ko. Nawalaan po ako ng pag-asang mag-upload kasi tinamad na po ako. Medyo naging busy po ako sa trabaho. Yun, kasi, pag uwi mo sa trabaho, tutulog ka na lamang. Kasi, siyempre, pagod ka na din. So, pagpatak po naman po ng December, January, February, March, yan, apat na buwan po na time ngayon aking YouTube channel, hindi po ako nag-upload ng kahit ano. So, December, January, February, March. 4 months pong tenga. Pero sa loob ng 4 months na po yun, ang dami pong nag-notify sa aking YouTube channel, may nagko-comment, may mga nagtatanong kung anong gagawin, may mga nagtatanong so na ano ako, parang gusto ko silang turuan kung paano mag sa tutorial na application na yun. So, binahagi ko po, kaya dire-diretso ko po yung pag-upload. So, lumipas po yung 2 months ng ano, April, May. Yan. Ngayon 2023 po ng April at May, nag-upload po ako ng mga upload. Ang ginawa ko po ay mga 30 minutes, 25 minutes, 20 minutes na video para po makompleto ko yung watch hour. And then nagulat po ako, madami po kasi nag-subscribe sa aking YouTube channel. Kasi lagi ko po siyang pinopromote sa mga kaibigan ko. Pinopost ko po lagi sa Facebook. Then di ko po akalain, pumatak po ng 2,000 plus yung subscriber ko. Pero hindi ko naman kilala kung sino-sino sila. So maraming salamat nga pala po sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel. Dahil kung wala kayo, ayun ako guys, baka tigilo lang aking YouTube channel. Pero pinush ko pa rin po kasi sabi ng mga kaibigan ko, ipush ko daw kasi sayang din naman. Kasi andyan na yan. So yun nga po, nahirapan ako sa watch hour. Kaya ang ginawa ko po, nag-upload po ko ng mga mahahabang video para po pag may nanood, yung dire-diretso na po yung video na yon at madagdag po sa watch hour ko. And then, nagulat po ako pagpatak po ng May 20, 2023, na-reach ko na po yung subscriber at yung 4K watch hour. Yung subscriber ko po nasa 2,000 plus, tapos yung watch hour ko, nasa lampas na po ng 4,000. Tapos, wala siyang email si YouTube na maggawa daw ako ng ano, ng kanilang YTP, mag-fill up ako. Ang ginawa ko, mismo po ako nag-apply sa Y Studio. Nag-apply po agad ako. Ang nag-diretso po sa Google AdSense. Then, hindi pala una pala yung agreement ko po sa YouTube. Yun, madali lang naman po. Basahin nyo lang po yung mga terms and condition ni YouTube. Then, okay na yung number 1. Then, yung number 2 naman, yung Google AdSense. Gumawa po ako ng Google AdSense yung address ko. Then, na-approve po siya agad ng pagkalipas lang po ng 2 hours. Approve po agad. Nung na-approve po yung Google AdSense ko, nag-directa na po siya sa number 3, which is yung kay YouTube na under-review na yung YouTube channel ko. Yung kinakabahan po ako kasi may mga nababalitaan po ako na papanood sa YouTube na marami din po dito nag-disapprove ni YouTube kasi may mga copyright claim, copyright strike. Kasi yung channel ko po ay malinis, wala po siyang copyright claim kasi sinusunod ko po yung mga payo sa YouTube, mga tutorial. So maraming salamat po sa mga tutorial na papanood ko sa inyong channel. Yan nga po, iniwasan ko po yung mga copyright claim para po hindi ma-disapprove ni YouTube. Kasi dati po nag-upload po ako ng reuse content. Ayun, na-copyright claim ako. So, agad ko po siyang binura. Nung pagkabura ko, yun, di wala na yung video na yon. So, pumatak naman siya ng maraming views. Isayang din naman. So, nang hinayang ako sa pag-upload na yon ng reuse content. So, ang ginawa ko, no choice tayo, kaya binura ko. Balik tayo guys dun sa kinakabahan po ako baka hindi ma-approve ni YouTube. Tapos paglabas ko sa trabaho, bago pumasok,
Sina-check ko pa yung email ko, baka po may nag-email si YouTube. So wala po talaga nag-i-email. Then May 20, nag-apply po ako ng YPP. Tapos yung YouTube Partners Program. Tapos kinabukasan, walang email si YouTube. Nag-check ako ng email ko sa nung umaga, saka nung hapon, wala din po. Tapos kinabukasan, nung umaga, nag-check din po ako May 22. Wala din pong email si YouTube. Then paglabas ko sa trabaho, ng alas 6 ng gabi, May 22, wala pa din. So ang ginawa ko, nag-gumawa po ako ng content para mag-upload sa YouTube. Then mga alas 10 yun, natapos ako. Tapos, mga tutulog na ako, 10:30 na po ng gabi yun, matutulog na sana ako. Biglang nag-email tong si YouTube, nung pag-upload ko po ng video. Then, natuwa ako kasi nakalagay, congrats, your YouTube has been approved. Yan, nilagay ko po dito sa email ni YouTube. Nakakatuwa po kasi hindi ko po ina-expect to. Kasi tanggap ko naman po kasi ma-disapprove ako ng YouTube kasi may mga copyright claim ako dati. Ngayon pinagbubura ko naman, tapos nilinis ko yung YouTube channel ko. Tapos yun na po, tapos hindi ako naging active noong last year ng 5 months ng November, December, January, February, March. Kasi tinamad na po ako mag-edit kasi syempre pagod din po sa trabaho. Pero naging active po ako pagbalik within 2 months. Ayun, bawi-bawi po lahat yung mga sacrifice na ginawa ko. Kaya nagpapasalamat po sa inyong mga subscribers, sa mga nag-subscribe po sa akin at sa mga nanonood po ng aking video. So ngayon po, ang pinag-iipunan ko po ngayon ay yung threshold. Dapat po ay maka-first $100 po ako sa aking YouTube channel. Yun nga po, para po padalhan po ako ng pin code ni YouTube. Within 2 to 3 weeks daw po darating yung pin code. Yun nga lang, dapat po ay makaipon muna po ako ng $100. So sana po, masuportahan nyo po ulit ako sa aking YouTube channel. Sana po guys, makaipon po tayo ng $100. Ang $100 po, katumbas po yata siya ng mga 5,600 or 5,700. Parang ganun po, hindi po siya nagkakalayo. Saka depende po siya sa palitan ng dollar at ng peso. So sana po guys, supportahan nyo po ako dito sa aking YouTube channel. So kailangan ko po ng $100. So yun guys, aasahan nyo po na mag-upload po rin po ako sa aking YouTube channel ng iba't ibang mga tutorial kung paano po kumita ng pera at mga travel vlog. So sa mga nagtatanong kung sino pong ako, ako nga pala po si Jonas. Batanggenyo po ako, taga Taisan, Batangas. Yun lang po, maraming salamat po. See you po sa next vlog. Bye-bye!